So ayan po mga kaibigan, yan po ang entrance natin papunta sa ilalim ng volcano. At para po sa inyong kaalaman, ang volcano na ito ay sumabog na po siya 200 years ago. At when they found out na pwede pala siyang gawing parang tourist spot dahil very safe pala yung pababa sa volcano, ay ginawa nila ng entrance na ganito. O di ba, napakaganda mga kaibigan. O yan po si Manoy, hindi makahintay kaya nag-overtake siya sa akin. Pero okay lang, kukunan pa rin natin siya ng video. Okay naman sa kanya eh, nakatalikod naman siya. So ayan, naglagay po sila ng torch para po maliwanag ang ating pagpasok. So, ayan na po. Patuloy po tayong naglalakad. Ay, andyan na naman si Manay. Dalawang Manays. Nag-overtake na naman sa atin. Pero okay lang. So, ayan, pababa na po tayo sa ibaba ng volcano. At saka, para po sa inyong kaalaman, ito ang lalim po ng sumabog na volcano na ito ay 300 feet po siya. So, napakalalim, di po ba? And then, ang sabi sa pinaka-bottom ng volcano na ito ay meron siyang lagoon. So, tingnan natin mga kaibigan, okay? So ayan po, pababa na po tayo. So tingnan ninyo, meron siyang parang mga garden sa gilid-gilid. At saka maganda siya. At yan ang makikita nating opening ng volcano galing sa ating kinatatayuan. At saka ayan, pababa tayo ng pababa. Iwan ko kung anong binubusisi ni Manay doon. Tingnan ninyo yan. Oh, para siyang entrance going to the mansion na may mga garden ka munang makikita. Ayan, may mga umaakyat. Alam nyo, may mga papauwi na. Ako'y papunta pa laang. So, tingnan ninyo yan. Oh, para siyang merong bus stop dyan. Pero parang silungan siya ng pag umuulan. So ayan, yan po ay isang parang opening siya. Na ang sabi ng ating guide ay yan po ang pinagdepositohan ng lava. Bali diyan ay napakaraming lava nung pumutok ay siyempre lumabas na sa volcano. So ayan po, meron po siyang parang ulan kasi hagdan pababa ng pababa. At saka para siyang umuulan kasi yan ang condensation from the stone yung lamig at yung siyempre yung temperature inside na para siyang freezer na natutunaw kumbaga at tumutulo na lang yung tubig. Ayan, tingnan ninyo mga kaibigan, yan po ay stalactite. So yun po, yun ang yung itinuro po dyan ay mga stalactite, or kasi itong volcano na ito ay very unique siya sabi ng guide kasi
marami siyang na form na minerals at tinatawag nilang silicate stalactite. So, yan naman po ang opening from, I think, with, let's say, 200 feet below. So, yun po ang opening na makikita natin. So, tingnan ninyo, di ba, napaka mapatalinghaga talaga. Kasi para siyang, alam nyo, sa loob ng volcano na ito, na pumutok na, parang ang daming decoration. Tingnan ninyo ito. Para siya yung bahay na, di ba, in every rooms, meron tayong kanya-kanyang motif. Parang ganun ang tingin ko dito sa loob. Para bang ito yung living room, ito yung bedroom, ito yung master's bedroom, ito yung guest room. Alam nyo, yung parang ito naman yung washroom. Parang ganun. Yung parang yan ang kitchen. So, I don't know. It's really napaka ano sa akin. Para ba siyang napaka talinghaga or very mysterious. So, yan lang po. Oh, tingnan ninyo yung iba pang mga stalactite dyan. Ang ganda talaga. Ang ganda-ganda dito sa loob. Parang gusto ko talagang tumira na lang dito. At saka, hindi mo na kailangan mag-aircon kasi very nice ang temperature. Except sa ano bang tawag dito? Yung medyo malamig-lamig lang siya. So, siguro ang kailangan mo dito kung titira ka ay heater. So, yeah, ang ganda. Di ba? Ang ganda niya, oh. Ang mga walls, di ba? Para siyang ginawa talaga. So, sino bang mag-aakala na ang loob pala ng isang volcano ay napakaganda? So, balit, ang hindi lang natin na nagugustuhan when it comes to volcano ay syempre puno siya ng lava at kung ng apoy ng kung ano-ano at kung puputok na siya, 'di ba? Maraming aksidente ang mangyayari. So, in this place, itong volcano na ito ay pin-reserve nila ang place na ito dahil sobrang ganda talaga at ang daming turistang dumadayo dito. Isa na ako, o di ba? At ayon po sa tourist guide nila dito, dati daw ang hirap itong pasukin dahil you have to enter from the vent, yung pinaka opening niya from the top. Pero sinimulan nilang pasukin ng mga mananaliksik nila dito, and then they came up na gumawa nga ng entrance sa gilid. Yun na nga ang pinasukan natin kanina, which is a very good idea dahil para siyang, 'di ba, pumutok na nga siya long time ago and then hindi na siya active at malaya yung taong nakakapasok. Why not, 'di ba? Dahil it's really a very good experience na sino bang mag-aakala na tulad ko makakapasok ako sa isang sa volcano from the top to the bottom, 'di ba? At saka gusto ko nga sana pang puntahan yung lagoon. Kaso, bawal dahil meron na daw mga instances na bigla na lang tumataas yung tubig. So, delikado para sa safety ng mga turista. So, out of 300 feet na lalim niya, bali parang hanggang 250 ka lang ang mapupuntahan mo. Yung 50 feet below ay yun na yun ang pinakalagoon niya. So, which is bawal nang pumunta doon. So, ayan, yan ang walls, isa sa mga walls. At ang ganda talaga.
yan yung maputing bahagi na yan ay isa sa mga vent ng lava. So, dyan dumaan yung lava noon nung pumutok siya. Yan, another side of the wall inside the volcano. And, alam nyo, naghahanap ako ng diamond. O, tingnan ninyo yan. Ang ganda, di ba? Para siyang stalactite na nakabalot sa, I don't know. So, super ganda siya. Super, super. My experience was really worth na ano na pinasok ko siya. Dahil all I thought ay mahihirapan ako. Pero it was easy. And then from yan na yung vent opening from 200 feet below. So ayan na po, diyan yung yun ang pinaka malaking vent na nilabasan ng lava nung pumutok siya 200 years ago. At ayan, palabas na po tayo, paakyat na tayo ulit ano kung saan tayo nang galing. Ayan, I'm looking back sa aking pinanggalingan sa baba. Ayan, makikita na naman natin yung garden. At yun, lalabas na tayo. That's the end of our tour for today. At sana ay nagustuhan ninyo. At if you will have the chance to visit Portugal, huwag kalimutang bisitahin ang Algar do Carvão. Okay? Thank you. Bye-bye.